Panawagan ng ilang grupong nagsusulong sa paggamit ng ivermectin kontra COVID-19, gumawa ng hakbang ang gobyerno para magamit ng higit na nakararami ang gamot. Nagbigay na po ng compassionate use permit ang Food and Drug Administration para rito, pero may nagsasabing hindi ito sapat. Nakatutok si Oscar Oida. Umapela na ang ilang grupo ng mga negosyante at civil society groups kay Pangulong Duterte at sa mga pinuno ng Kongreso na bigyang pansin ang paggamit ng ivermectin bilang murang gamot laban sa COVID-19 sa gitna ng pandemya. Ang apelang yan, pinirmahan na ng nasa 10 pinuno ng iba't ibang grupo, kabilang na ang Employers Confederation of the Philippines, Philippine Bar Association, Philippine Chamber of Commerce and Industry, Federation of Philippine Industries at Volunteers Against Crime and Corruption. Nananawagan din sila sa Kongreso na magpasa ng batas o resolusyon para mapabilis ang akses ng taong bayan sa ivermectin. Binigyan na ng Food and Drug Administration ng Compassionate Use Permit ang isang ospital na nag-apply para makagamit ng ivermectin. Pero hindi kontento rito si Dr. Benigno Agbayani, isa sa mga doktor na nagsusulong sa paggamit ng gamot laban sa COVID-19. Hardly no impact. It will have no impact because most of the cases we have are 98 to 97% mild to asymptomatic. And only 1% goes to the hospital. And remember, ivermectin is best for prevention and early cure. So it will 1% will have no impact. Kaya nakikipag-usap na raw sila sa iba't ibang manufacturer ng ivermectin para hikayating kumuha rin ng Emergency Use Authorization o EUA. Ayon naman kay Party List Representative Mike Defensor na isa rin sa nagsusulong sa paggamit ng ivermectin, kung tutuusin, hindi na raw kailangan pang hintayin ng FDA na mag-apply ang mga manufacturer para sa isang EUA. Sa ilalim daw kasi ng batas, kapag may public health emergency, may kapangyarihan daw ang Secretary of Health na magpataw ng mga exemptions. Why can you make an administrative order? Gumagawa ka ng isang kautosan sa Department of Health para payagan yung ibang gamot. Pero itong ivermectin na marami nang nagsasalita, maraming testimony, at maraming nangyayari hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, ayaw nilang payagan. Sinusubukan pa ng GMA News na kunin ang panig ng Department of Health ukol dito, pero paglilinaw ng FDA. Ang CSP, hindi siya distribution. So nakasulat doon kung ilang pasyente ang gagamitin, kung ilang tableta, at usually nakalista doon na pwede mo lamang gamitin ito for one-time importation, valid within 1 year. So very limited yon. At definitely hindi maaaring ibenta ang gamot sa labas, outside of those patients. Ang mga trials are for treatment, no, for management of severe, moderate to severe cases. Hindi siya for preventive kasi nga mga hospital, at binibigay natin to for life-threatening illness in this case. Si dating Health Secretary na si Dr. Pauline Obial, sang-ayon na ligtas naman ang ivermectin. Pero ibang tanong daw kung mabisa nga ba ito laban sa COVID. Kaya nga pinayagan yan kasi it was proven to be safe. So parang there's no adverse reaction on the body if you take it. Mm-hmm. Whether it can cure COVID or not, yun lang po ang tanong. Another question. Uh-huh. Dapat may establish mo na merong effect yung gamot doon sa course of the disease. Pero ang abiso ng Department of Health sa publiko, kung iinom ng gamot na hindi rehistrado, hindi masisiguro ng gobyerno na ito ay tunay na ligtas at talagang makakapagbigay ng proteksyon laban sa tinutukoy na sakit. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras.